Secretary for Programs and Projects has visited the training of trainers. So she's just 2 weeks old in DepEd. It is my pleasure to introduce Undersecretary for Programs and Projects, Dr. Dina S. Ocampo. Good afternoon or good evening, everybody. Ako si... Itay natin sila ng sakit. Mababa pa siya. Ako po si Dina Ocampo. I joined DepEd just a few weeks ago. Just less than 2 weeks ago. I am here at the Training of Trainers because I am trying to figure out and learn the processes that are employed by the Department of Education for the development of teachers, particularly in view of the K-12 program. Last year, I know that Alice Pañares was with you last year. Unfortunately, she's not available this year, pero I'm sure nandiyan naman yung grupo na kasama din ni Ma'am Alice. The other thing I'm here to do on behalf of Brother Armin and of course the rest of the Department of Education is to thank you for choosing to spend your week with us in the vision of developing better teachers for the implementation of basic education. Kahit po ang ginagamit nating justification ay K-12, sa totoo lang, basic ed naman talaga yung kailangan nating gawin, di ba? Kailangan natin paunlarin at pagalingin lalo yung basic ed. And one of the things we really need to do is to make a strong stand and a strong impact for the arts and health and PE. Kasi we are, young people are naturally, di ba, inclined to express themselves. We need to help them express themselves aesthetically. One of the things that I learned from Brother Andrew, who was Secretary of Education also, was that the highest form of thinking, di ba? The highest form of thinking, and the highest, one of the most important forms to things to develop in people is the sense of the aesthetics and the sense of beauty. And not only in terms of visual art, but beauty everywhere else, health, motion, di ba, movement, song, dance, and the rest of the arts. Isa po yan sa kakapantayan ng critical thinking sa dapat abutin ng basic education program. So nasa kamay niyo po yun, no? Coming from the languages area, though I'm not a literature person, which is also in the arts, I am more really in the study of literacy processes, no? How literacy develops and why it doesn't develop in some children, yan ang area ko. I understand that the reason that children learn to read is because there are beautiful things to read, such as novels and poems and plays and stories, di ba? Ganon din yun, di ba, with arts and the other physical areas, no? That the reason we teach them to skip and jump and draw the line is because there are beautiful things to appreciate in nature and as created by human beings. And we need to latch on to that. Kasi baka maipit tayo sa skills, di ba? Maipit tayo, mas stack up tayo dun sa kakaturo ng competencies. Makalimutan natin, turuan sila ng maganda. And when we teach children about beautiful things, kasama doon yung kanilang taste, we are developing taste, di ba? Na marunong silang mag-discriminate ng good taste versus bad taste. And that they, I hopefully, will apply in their own lives, no? Good things versus wrong things, which they are already looking at in values. So I think that's the second thing I need to express to you, no? I think this is very important. While it's good to teach all the skills, we must not forget to give them always a reason why we're teaching the skills. And we're teaching them all of that because there are beautiful things around us. And they themselves are beautiful creatures. Third, other thing I want to say is that one of my charges for Brother Armin is to look at the education sector from a data standpoint.
from the statistics aspect of it, looking at what we do, may effect ba talaga to sa learning, di ba? Itong mga processes na to, itong teacher training na to, talaga bang gumagaling yung pagtuturo sa field? No? Baka naman hindi. Di ba? Sayang naman yung ating isang linggo at saka milyong-milyong ginagasta para sa lahat ng ito. So, kailangan makita yung impact niya, yung palo niya dun sa field, sa bata. Eh, medyo mahirap kung gawin yon. That's why at the moment, what I'm trying to do is to study it, look at the processes, try to work out what instruments or what measures are going to be sensitive to these processes, and so that we can do it better. No? We've done two rounds. This is the second round. Last year we had the round. So hopefully by the third round, when we do grades 3 and 9 together, we will make things a little bit better and more comfortable for everyone. To be able to look at data, I need data, di ba? To be able to have to make decisions like that, I need to have evidence, and the evidence will have to come from you. And if I may request, I expect to have fair and just feedback after this week, so that together with the teams in the Department of Education, which I have yet to meet, kasi busy nga po. Di ba kami nagmi-meet eh, lalo yung Bureau of Secondary, hindi ko pa nami-meet. Kasi bagong dating lang ako, tapos busy nga po sa lahat ng training. So pagkatapos po nito, titingnan namin yung data na yon at sabay-sabay namin pag-iisipan kung anong gagawin. So hopefully, you will share with us your thoughts, no? And your feedback. And on my end, I promise to read them. I promise to make sure somebody reads them. And also hopefully make things better for next year. Again, let me express my thanks for your staying here and for spending your week with us. I know it's a sacrifice to be away from home, away from your families. But sa ngalan po ng Batang Pilipino, ginagawa natin itong lahat. So, magandang gabi ulit and see you tomorrow. Doon sa nagre-report, sorry, na-cut short ka ha. Saan, sino ba yun? Si Sir? Oo, sorry. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you very much po, Undersecretary Dina Ocampo. So, yun po, narinig po natin yung message ni Ma'am. So, sana po, we can make our education better. Meron pa po siyang talk bukas na umaga. Yes. So I guess we can continue. Ano po yung naudlot natin kanina? So we can finish everything and wrap everything up. May I now call on Quarter 4 Arts? Before we start, we continue with Quarter 4. Can I call back Mr. Rob of Region 11? Mr. Rob, yes, can you wrap it up? Kasi we cut you short eh. Okay na yan. Okay, thank you. So nagustuhan niyo po ba yung idea ni Rob of teaching Rangoli? Okay, thank you. Actually, okay, so napakaganda ng concepts ni Sir Rob dun sa kanya present, no? Kaya lang meron po lang po akong i-comment doon sa tattoo using the Rangoli. Be sure lang na po na kung doon mismo sa kamay ng bata ang gagamitin, no? Ang mangyayari kasi may nangyari na before na nagtattoo ang mga bata using the ballpen on their own hands, nagkasugat-sugat, na-infect. Okay? So kung pwede po tayong gumamit ng any materials na hindi talaga directly to the skin. We can use of any materials na pag sinuot sa kamay ng bata, okay, ay hindi, like for example, the paper cups, ayan, kung pwede rin yung kanilang kamay mismo ay i-drawing sa cardboard, no, white, and then from there, or also paper, and from there, saka sila mag-paint or mag-ano, whatever na yung motif ng kanyang design, okay?
Kasi po, doon sa nakita, baka akalain po natin na po pwedeng mag-direct ang mga bata pagpasok. Ma'am, lahat kami may tattoo. Baka po tayo maano ng ating mga principals, makot ang ating attention, at magpapagsabuhan. Okay? So, ano lang po doon? Yun lang po ang ano. So, we can use of other materials, not directly, or you're using our own skin. Okay? Student skin. Okay, quarter four. Ng arts, quarter four. Ay, dagdag ko lang sa tattooing, ano, pwede rin naman kasi yung, meron tayong water-based paint na hindi siya harmful sa skin. At meron din tayong mga pentel pen na alcohol lang pwede nang matanggal. So, pwede yun, at least ma-experience ng mga bata natin yung tattooing. Kasi traditional art din yun sa atin, eh, sa Pilipinas. Okay, so we go now to quarter four, China, Japan, Indonesia, and Thailand. So ang focus namin ay theater arts and festival. So ito yung critical namin na napili kanina about stage production. So bibigay ko lang ang aking kasama dito, ang isa sa maganda sa grupo. I love you, lady. Ma'am. Good afternoon po sa lahat. So, number one po, nakita namin problema is yung stage production. Kasi hindi naman lahat ng student pwede maging actor lahat, di ba po? Hindi pwedeng lahat magiging part ng show. I mean, yung lahat nasa stage. So, we consider the multiple intelligences. Okay, so paano ba hahatiin yung stage production natin? So we have the artistic director, the visual artist, the choreographer, scriptwriter, and the technical lights, sounds, and props. So saan po natin, ano ba yung pagbabasehan natin? So we have the drills. First thing to do is to classify our students. Sino ba yung magaling in terms of pagdating sa acting? Okay, ilalagay natin sila doon. Maybe we can have the top 10. Okay, so para po, hindi naman lahat ng students, yung na-feel nila na inferior sila sa iba kasi hindi sila marunong kumanta, hindi sila marunong sumayaw. So, palagay natin magaling sila sa ibang field. So, ang gagawin po natin, ilalagay natin siya sa kung saan sila yung specialization po nila. So, yun po yung best answer po na nakita namin. Okay, next. Number one po, yung workshop. We can have the workshop for the students and then para magkakaroon ng audition. Okay, yun po. Next is yung expenses and resources. Alam naman po natin na talagang mahirap hanapin yung saan ba natin kukunin yung pondo natin. So, number one po na nasabi sa akin ng mga kagrupo ko, kasi po from I am from private school, and then medyo kami po sanay naman po na pwedeng humingi ng support, ganun po, assistance, ganun. Well, for the public school po daw, sabi na pwede naman po daw yung sa PTA, maybe we can have magkakaroon po tayo ng PTA meeting and then ipapresent po natin sa kanila kung ano po yung mga mangyayari for the stage production. Part po siya ng grading for the for the school year. Okay, pwede po, for me po ha, ewan ko lang po, for me po, ang naisip ko rin po kasi, since alam na po natin kung ano yung mangyayari for at the end of the school year, pwede pong magkakaroon ng, maybe this day, magkakaroon ng contributions yung mga bata na, ito, this will be for our production with the consent of the parents. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng isang decision without the consent of the parents kasi po, baka ang mangyayari nun, kukwestiyon na din po tayo. Okay, and we can also have the we also have the lack of knowledge and skills in theater arts and festivals. Hindi po lahat ng teachers alam natin, hindi lahat alam yung, master ang isa, ang lahat ng area. Tama po ba? Tama po? Okay. So, ang gagawin po natin, pwede tayong mag-tap. Tama? Tama po? Okay. So, pwede siguro po kung talagang hindi natin
hindi natin masyadong master yung music. Hindi natin master yung dance. Sino yung pwede natin hingian ng tulong? Sino po? From the SPA team, sino po? Pwede, sino po ba pwede? Okay, the theater arts. Kasi when we say theatrical arts, hindi naman lahat dance lang, hindi lahat acting lang. Tama po ba? Okay, so pwede po tayong humingi ng tulong doon sa mga SPA. Pwede rin pong maybe sa language. Pwede rin po doon sa language program. Pwede po tayong humingi ng tulong doon. Tama po ba? Okay, so yun lang po yung nakita naming problem, and as what we have discussed, yun po yung mga solution na nakita po namin. Thank you po. Alright, thank you very much. Napakabatang teacher nito, no? So sabi, according to her, 3 years pa lang siya in service, no? Pero nakita natin kung gaano siya kagaling sa pag-iisip ng mga innovations at paano ito mariresolva. Sir, ano po? The best po rin natin magagawa dyan yung ano, invite natin yung parents. Kasi ano na to eh, showcase na to eh. So para, ano ba yung pinagkakagastos sa ninyo, yung contribution ninyo, naitay, mapapunta naman ito sa maganda. So let's invite our parents to watch the performance, the recital, this theater presentation. So yun lamang po, and maraming salamat. Okay, salamat po sir. Now, be sure lang po from quarter, ito pong sinabi po nila ay quarter 4, which is the theater arts. So from quarter 1 to quarter 3, gumagawa ang mga bata ng artworks. So sabihin sa bata na huwag itatapon ang kanilang artworks. Kasi gagamitin nila yon pang design, pang decorate sa stage. Okay po? Or you can make use of your own style wherein from quarter 1, nakakapag-prepare na kayo ng pang-costume nila. No? Na doon sa kanila activities ay iipon na sila kung ano yung susuot nila. That is the innovation of the teacher kung paano gagawin nyo. Okay? Nakuha po ba nyo yun? Kasi po kung bibiglain natin agad, oh, ganito sa fourth quarter, eto kailangan. Wow, eto kailangan ng pera. So, medyo mabigat po sa parents ng mga sa mga parents. Okay? Eto na nga si anak ko, ay nag-a-acting na, nagpa-practice, pero gagastos pa. So, siguro po, maging ano lang po tayo, magkaroon tayo ng ganitong future view. Kung paano natin ipiprepare ang bata when it comes to action, when it comes to financial. Naintindihan po? Okay. So, marami pong salamat sa lahat na nagbigay. Meron pa po mga din nagbibigay. Quarter. Okay, quarter 4 ng music. Quarter 4. 3 and 4 ng music. Okay. Pakakalan na po namin, Sir Roland. Sir Roland, Rhonda, from Region 3, beside Ma'am Santiago. Tagal kaming nagsimula kasi at saka marami pa kaming mga pinag-usapan, and we covered two quarters. So bibilisan ko lang ito kasi may session pa tayo mamaya, session road. Sa quarter 3 music, oh yes ma'am, suki po kami doon. Activity 1, doon sa, ang tawag nito, doon sa learning guide, because ginawa namin learning guide as against teaching guide. Yung activity 1, doon sa quarter 3, we find it that the sharing of ideas about the vocal music of India, Pakistan, and Israel is medyo parang nakaka-surprise yun sa mga estudyante. Although we cannot, parang we find it na wala kaming makukuhang information sa mga bata when we give them that activity.
And the guide question that was stated there is, have you been to any of these countries? Parang, hello? Have you been to India? Pakistan and Israel. Mike, siguro po, ang tingin namin doon, if we can rephrase the question, instead of asking, have you been to any of these countries? Baka pwedeng sabihin, may kapitbahay ka bang nagpapautang na Mumbai? Mga ganun. Exactly. Alam po. And some other leading questions po. No? Instrument, we are just concerned with the provision of audio material as regard teaching of India, Pakistan, and Israel music. In Indian music, lesson two for we suggest that if we can divide or subdivide the presentation of lesson in music of India, the lesson one must focus on the elements of Asian music, particularly in India. The lesson two will be in vocal music of India, and lesson three, the instrumental music. Kasi doon sa lesson guide natin, lesson one, lahat ng may kinalaman sa India, ituturo na. Although that is our understanding that when the teacher teach lesson one, lahat na nandoon. Okay? But if we can still subdivide it, yun lang naman po. Can we not, although we have agreed on the must teach, no? Pwede ba nating alisin na yung Pakistan, ma'am? Should not be included anymore in the discussion of East or Asian music. Okay? Kasi doon sa lesson guide, there is no, we find it, no? Baka kayo rin, nakita nyo rin, na wala naman medyong significant sa Pakistan music. Doon sa Israel, mas meron pa, no? So if we can focus on two countries in quarter three, mas maganda siguro na alisin na natin yung Pakistan. Yun lang, ma'am. In the music of Israel, napakaganda ng culture kasi ng Israel. Pero doon sa introduction ng Israel, parang walang nabanggit about the socio-historical background of Israel. Siguro ma-mention din doon that Israel is the seat of the three major religions, no? In the world. Medyo wala kasi siya doon para doon natin kunin yung iba't ibang style ng music ng East Asia and Central Asia. East Asia, I mean. Provide sample of audio for the guttural effect. Doon sa definition, we find it also na yung pagkakadefine ng guttural and ano ba yung isa? Throaty. Ang sabi niya kasi doon, some guttural and throaty enunciation. Parang magkaiba siya. Eh, synonymous lang naman yon. Yung gamit lang ng and, can we just use or. And if you can provide sample of the sound of a guttural singing style. Okay? Provide historical background of Jewish music that is for Israel. And why do we have to include Arabic music side by side with the discussion of Israel? Yun lang po. Question lang naman din yun sa amin. Hindi ko lang alam kung paano namin sagutin. Doon sa process, sa processing ng tala, please provide sample audio material kasi yung tala na ipe-perform ng mga estudyante is parang hindi masyadong maliwanag. We find also, I do not know kung nakita nyo rin po doon sa inyong lesson, na yun pong sequencing nung countries na dinidiscuss, na kapag na-present na natin ang historical background ng isang country, like for example in India, pag pinroses niya, that will take another day or two or four days bago natin i-process, pero na-present na natin yung ibang mga concept about India. Na-surprise lang po kami nung dumating tayo sa processing stage, medyo nakahiwalay siya. Tapos pinagsama-sama natin yung pagpo-process nung tatlong countries, which we find parang illogical yung sequencing.
Parang ganun po. So there's no logical sequencing and presentation of the lesson. Okay? In the part of watch and perform on page 20, yung creating improvised rhythmic pattern, medyo somewhat difficult also for the teacher if he's not very familiar with the rhythmic patterns of this country. So paano pa merong magkakatulong ng transfer? In quarter 4, masyadong broad yung instruction. Ano ba yung instruction doon, Miss Susan? Doon sa pre-assessment, yung sa picture interpretation of Kabuki, Wayang Kulit, and Peking Opera. Ang tanong kasi is, what is your... sa pre-assessment part ng quarter 3? Quarter 4, I mean. O sige, habang hinahanap ni Misu. So medyo, yung picture interpretation, medyo ano po siya, broad ang instruction. No, nung chinek namin doon sa art part ng quarter 4, yung Kabuki, Wayang Kulit, and Peking Opera, ang na-discuss lang doon is more on the preparation of costume, but on the theater aspect, it was not discussed in the musical, in the music lesson. No? Wala bang ano? Okay. So, we need to integrate something about information about Kabuki, Wayang Kulit, and Peking Opera in the teaching guide. And on part 4, transfer, guide for creating poem and music, please. Anong hindi mo na natin yan? Yun na yun. Sige po. Okay? So yun lang po. Thank you very much. May session pa po kami. Okay, may session daw sila. Okay, so thank you, Mr. Fronda, for that comments in quarter 4. Okay, now. Okay, yung Pakistan po, di ba po sabi, suggested po ni Sir kanina kung pwede daw tanggalin. Ulitin po natin yung kahapon, sabi po natin, we identify the must teach and the must learn. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo po siyang i-omit or hindi. Kaya po siya nilagay doon kasi kung titingnan nyo po yung curriculum guide, part pa rin po siya nung quarter na yun. So hindi po pwedeng walang material for that. Yan po. Thank you. And may we call on the next? Natapos na. So ano po, tomorrow, our start will be at 8 o'clock because we have a plenary. Okay, it will be at 8 o'clock and that will